Ang pagkakaroon ng magandang lokasyon para sa negosyong ating sisimulan ay napakahalaga, kaibigan. Ito ay makakatulong ng malaki para mapalago pa ang ating kabuhayan. Hello mga kaibigan! Magandang araw sa inyong lahat dyan! Magandang araw! Good morning everyone! Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. So masaya na naman ang inyong lingkod, si Ate JB, dahil ngayon kaibigan, no, napakaganda ng topic na ating pag-uusapan. And this is very useful talaga kaibigan sa mga katulad natin na business-minded, lalo na sa iyo kaibigan na nagpa-plan pa lang mag-umpisa ng negosyo. So ngayon kaibigan, no, kagaya ng sinabi ko sa aking intro, maganda talaga ang ating pag-uusapan dahil ito ay very important factor para sa pagpapalago ng ating negosyo. Ito yung sinasabi natin kaibigan na location. Proven na talaga yun kaibigan. Pag maganda ang location ng iyong business, there will be a huge possibility, malaki ang chance na lalago ang iyong negosyo, dear friends. Bakit ko ito nasabi? Dahil relate na relate ako kaibigan. Medyo maganda kasi ang location ng aking tindahan. So along the road lang ako, nasa harap lang ako ng kalsada. At marami na rin ako nakikita na lumago ang kanilang negosyo dahil nga maganda ang kanilang location. Bibigay ako sa inyo ng halimbawa, dear friends. For example, gusto mo magtayo ng negosyo, magtatayo ka ng tindahan, siguro magtitinda ka ng mga branded clothes, branded na bags, branded na pants, tapos itatayo mo yung business mo kaibigan sa mga places na katulad dito sa amin, no? Yung mga tao na hindi naman masyadong kataasan yung sahod, sure kaibigan na hindi talaga papatok ang yung negosyo. And another example kaibigan, no, sari-sari store. For example kaibigan, magtatayo ka ng sari-sari store sa harap ng or sa between in an industrial area, no, yung maraming planta, maraming pabrika, sure kaibigan na hindi talaga papatok na papatok ang yung negosyo. Mas maganda siguro magtayo ka na lang ng food business, no, mga catering, karinderia, food eatery kaibigan, no, mas lalago pa yun sa industrial area. So kagaya ng sinabi ko kaibigan, maganda talaga ang factor, no, na location kaibigan sa pagpapalago yung negosyo. Pero kaibigan, huwag kang mabahala. And speaking of, in regards to sari-sari store business, hindi naman talaga totally kailangan na napakaganda ang yung location, okay? Marami na rin kasi ako nakikita, kilala kaibigan na yung tindahan nila nasa sulok lang, pero at lumago pa rin kanila negosyo kasi naman maraming factors to consider kaibigan, no? Na maraming factors na dapat ginawa mo or ginagawa mo, gagawin mo, tiyak lalago pa rin ang yung negosyo kahit na hindi gaano kaganda ang yung location. Pero again kaibigan, plus factor na rin yun pag maganda ang yung location. Yung ibang ang kakilala natin kaibigan, no, nagre-rent sila ng pwesto para sa kanilang tindahan, para sa kanilang sari-sari store kasi nga napakaganda ng pwesto. So makakaya, no, makakayang bayaran yung pagre-renta kaibigan at sure nakikita pa, no, kasi nga maganda yung pwesto. So kaibigan, congrats sa iyo kung maganda ang yung pwesto dyan. At again kaibigan, huwag kang mag-alala, huwag kang ma-worry, no, kung hindi masyado kaganda ng yung pwesto, okay lang yung kaibigan, no, basta ba maganda yung pakikitungo sa yung customer and mura ka lang, medyo mura ka magpresyo, kumpleto yung tindahan, lalago pa rin yung negosyo kaibigan. Ang sinasabi ko lang kaibigan na kung meron kang option, itry mo. Okay, kung merong magpaparin sa'yo na hindi naman masyadong kamahalan pero napakaganda ng pwesto, itry mo mag-rent kaibigan. Kung meron ka lang choices, okay? Kung meron ka lang choices kaibigan, why not do it? Why not choose it? Okay, maganda ang pwesto ng yung tindahan kaibigan, malaking factor talaga na tiyak lalago ang yung negosyo kaibigan. Kagaya ni Ate JB, no, 19 years ng aking tindahan, running 20 years na. At isa sa mga dahilan kung bakit lumago ng lumago ang aking negosyo, dahil nga sa pwesto ko sa aking location kaibigan. So marami na tayong naririnig na medyo humina ang bintahan kasi nga pandemic kaibigan. Actually, nakarelate rin ako back in a few days kaibigan, medyo mahina ang bintahan. But again, dahil sa location na aking tindahan kaibigan, hindi pa rin ako naziziruhan kasi naman maraming dumadaan. Okay, bawat tao dumadaan. Minsan, bumibili sila sa akin. So, hindi pa rin ako nasisiruhan. Kaya sinabi ng aking mga kakilala na swerte ako dahil magandang location na aking tindahan. So, thank you so much God for these blessings. Ngayon kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang labas ng aking tindahan. Kung bakit nasabi ko na maganda ang aking pwesto, gagawa tayo ngayon ng sari-sari store tour sa labas ng aking tindahan. No? Gusto ko lang ipakita sa inyo kaibigan, no, kung gaano kaganda
gaano siya kaimportante yung pagkakaroon ng magandang location, kaibigan. Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang itsura ng labas ng aking sari-sari store. Malaking tulong po talaga kaibigan yung maganda ang ating location, no? Lalong mas magiging mabinta ang ating mga produkto, lalago talaga ang ating negosyo kaibigan, no? Actually, plus factor talaga kaibigan, no? Pag maganda ang location. So ito yung aking sari-sari store kaibigan, ipapakita ko na sa inyo. Ayan, nasa labas tayo ng aking maliit na tindahan. O di ba? So ito ng tindahan ni Ate GB kaibigan. So actually, hindi pa ito tapos. Ayan, kasi nga giniba ko yung old na tindahan ko kasi nga medyo nag-extend ako kaibigan, kaya hindi pa ito natapos. Papakita ko sa inyo kaibigan. Noon kaibigan, no, isa lang talaga aking tindahan. Ito lang kaibigan, no. Pero nag-extend ako. Ayan, ito yung aking extension kaibigan. At malaking factor talaga kaibigan ang pagkakaroon ko ng magandang location. Ipapakita ko sa inyo. So sa harap ng aking tindahan kaibigan, ito ay yung daanan ng mga tao ng aming mga kapitbahay. Doon kaibigan, there are few houses over there, siguro mga 10 bahay. Andito kaibigan, maraming bahay, napakaraming bahay doon kaibigan, pero maraming din mga tindahan. But then, masaya pa rin ako dahil kahit maraming tindahan doon kaibigan, no, marami pa rin bumibili sa aking sari-sari store. Kagaya nitong bata, kaibigan ay nakatira doon. Dong, inyong bali na dito, no? O, see? Sabi, tinanong ko siya kung ang bahay nila andoon ba. Andoon, na taga doon ang bata kaibigan, pero dito pa rin siya bumibili. Ewan ko, siguro gusto niya bumili dito kasi andito yung hinahanap niya. So, malaking factor talaga kaibigan, malaking tulong pag maganda ang location ng ating tindahan. Kagaya sa akin kaibigan, ayan, sa harap ng aking tindahan kaibigan, maraming mga bata ang parating naglalaro. At nakakatulong sila kasi pag nagutom yan, bibili yan dito sa aking sari-sari store. Lalo na paghapon kaibigan, mas maraming bata ang naglalaro dito. Puno na mga bata maglalaro ng rubber band, yung lastik ko, dear friends. Ayan, yung playing cards. Ngayon, naglalaro sila ng tinatawag namin dito na bato lata. Kahit na umuulan, no, marami pa rin bata sa labas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang likod. Dito sa likod ng aking tindahan, dear friends, marami rin bahay doon. Ayan, maraming bahay pero hindi tayo pupunta kasi may mga aso. Dito na lang tayo sa aking Pesonet Cafe. Ayan, yung Pesonet Cafe ko situated lang sa likod ng aking tindahan. O, diba? So, marami tayong income. Actually, 3. So, masayang-masaya tayo. Thank you so much, God, for the blessings. Ayan, ito yung aking Pesonet Cafe, kaibigan, na ipakita ko na sa aking previous vlog. Malaking tulong na ito sa amin. Sana, kaibigan, pag meron kayong kunting punan, itry nyo rin ang negosyong ito. Kikita kayo kahit nasa bahay lang, kagaya ng ating sari-sari store. O, diba? Ito yung aking tindahan, kaibigan, no, sa labas. Ayan. So, bawat side ay may mga bahay doon. May bahay sa likod, may bahay sa harap. Doon, kaibigan, patungo na yun sa barangay road namin. Actually, papuntang palengke. Merong bahay doon pero hindi marami. But din, masaya pa rin ako kasi bumibili sila sa aking tindahan. May pag-iatabi. Ang dami mga bata, no? Masaya tayo. Yan, mga suki ko yan sila, kaibigan. O, diba? Marami tayong mga kaibigan dito. Ayan. So again, this is the harap of my sari-sari store. Hindi pa tapos. Wala pang magandang pintura. Wala pang magandang pangsara. Ayan. Sana na makasipa tayo ng marami kaibigan. Pangarap ko kasi magkaroon ng roll up. Ayan. Sana matupad, no? Sana lumago ang negosyo nating lahat, dear friends. Ayan mga kaibigan, ipakita ko na sa inyo ang lokasyon ng aking sari-sari store. So medyo blessed tayo. Thank you so much, dear God. Maganda ang lokasyon ng ating sari-sari store, ng ating tindahan, at nakatulong talaga ito kaibigan para lumago ng lumago ang aking negosyo at umabot na ngayon ng 19 years running 20 years soon. So kaibigan, in-encourage kita, minomotivate kita dyan na kung meron kang magandang option, opportunity, no, may mag-offer sa'yo, mag-rent na magandang pwesto, i-grab mo na yun kaibigan, no. Kahit pang mag-rent ka kaibigan, basta hindi lang masyadong kamahalan, tiyak na lalago pa yung negosyo, kikita ka pa rin, okay? Dahil kaibigan, napakagandang factor ang pagkakaroon ng magandang lokasyon sa pagpapalago ng ating negosyo. Alam ko, alam ninyo ito, okay? Dahil marami na tayong nakikita kaibigan
na talagang lumago ang kanilang negosyo dahil nga maganda, super maganda ang kanilang lokasyon ng kanilang tindahan, dear friend. Sana ikaw rin kaibigan, no? Ayan, itry mo kung hindi masyadong kaganahan ang iyong lokasyon dyan at meron ka namang puhunan, enough money, pwede ka mag-rent kaibigan, maghanap ka ng magandang pwesto. And then kaibigan, huwag kang mag-alala, ayan, sa mga kaibigan natin dyan na katulad ng nung ako nagsimula pa lang, walang malaking kapital, pwede ka pa rin magkaroon ng tindahan kahit sa loob ng iyong bahay kaibigan. Huwag kang mag-alala, kahit hindi masyadong kaganahan ang iyong lokasyon kaibigan, lalago pa rin ang iyong negosyo. Basta magaling ka, maghandon nito, madiskarte ka, may tamang disiplina ka sa sarili, tiyak na lalago pa rin ang iyong negosyo kaibigan. Ang sinasabi ko lang again, plus factor ang pagkakaroon ng magandang location. So sana kaibigan, no, nagustuhan mo ang aking content ngayon, nabigyan kita ng tips paano pa mas palaguin ang iyong negosyo. Kung nagustuhan mo kaibigan talaga at hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman dear friend, magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana dear friend, no, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And by the way dear friend, meron nga po tayong meron tayong Facebook page, Negosyo Tips and Ideas. Sana i-like nyo rin ang aking Facebook page, no, i-like and follow my Facebook page, Negosyo Tips and Ideas. Ilalagay ko na lang ang link sa baba ng aking video sa description box. Tiyak na matutulungan kayo, kaibigan, pag pinapanood nyo, papanoorin nyo yung aking mga videos, tiyak matutulungan kayo kasi nga maraming na nag-message sa akin, no, na natulungan ko sila. So I'm so happy kahit sa simpleng paraan makatulong ako sa inyo and vice versa, natutulungan nyo rin si Ate JB. Aasin sa tayong lahat kaibigan, tiwala lang, basta masipag ka, may tama discarte ka sa sarili, you have God in your life. Ayan, tiyak asin sa ang buhay mo kaibigan. No? Thank you so much for the love. Thank you so much for always supporting Ate GB. Thank you so much sa palaging panonood sa aking mga videos. Mahal ko kayong lahat. God bless.